Inabangan ng buong Pilipinas ang kanyang pagtakbo. Lahat tayo nagdiwang nang nagsanipwersa ang pinakamalakas na agila at tigre. Ang pinakaastig na agila ng Davao. Magingay tayo para sa ating susunod na vice-presidente ng Pilipinas! Mayor Inday Sara Duterte! Inday Sara, here she comes! Ito na, Inday Sara, here she comes! Di tayo papabayaan, bayan ay aalagaan! Ito na, Inday Sara, here she comes! Salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. Maaari na po kayong maupo. Welcome po sa aking concert. Limang kanta po ang hinanda ko para sa inyong lahat. Magiging masaya ang gabi natin. Assalamualaikum, madayaw ug maayong gabi'i. Magandang gabi sa inyong lahat. Let me express my utmost gratitude to my mama and the entire family, to President Rodrigo Duterte. Thank you for showing us the way. Tuhugpong ng pagbabago, tulakas Muslim, Christian Muslim Democrats, to former President Gloria Macapagal Arroyo, to all the parallel groups, and to my backroom staff support, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. At sa inyong lahat, mga kaibigan ko, maraming salamat sa inyong pagdalo sa proclamation rally. Sa kabila ng mahigpit na health protocols, nagpunta kayo at nagpakita ng suporta sa Bongbong Marcos Sara Duterte Uniteam. Marami sa inyo ang bumiyahe galing Northern Luzon, galing Visayas, galing Mindanao. Marami ang kanina pa nanditong umaga sa arena. Apo, BBM, and I are truly humbled for your strong support. Kasama namin ang Uniteam Senators na lahat ay may dalang lakas na tumulong sa ating bayan. Sherwin Gatchalian, Mark Villar, Gibo Teodoro, Herbert Bautista, Jingoy Estrada, Loren Legarda, Harry Roque, Dante Marcoleta, Migs Zubiri, Gringo Hunasan, and Larry Gadon. Ito po ang Uniteam Senators
Pero meron din po akong mga kaibigan na tumatakbong senators na kahit politika man o wala, ay magiging kaibigan ko pa rin sila. Robin Padilla, Sal Panelo, Cheese Escudero, Guillermo Eleazar, Jojo Binay, JV Ejercito, and Joel Villanueva. The past 2 years have been very challenging for all of us. Dahil kung ano man ang problema na meron tayo noon, pinalala ito ng pandemya. Pero nandito pa rin tayo, buo, buhay, at patuloy na lumalaban sa hamon. At umaasa na may magandang kinabukasan na darating. We shall move forward. We will live with COVID. And we will bounce back like never before. We offer you a tandem endowed with wisdom and experience. Palagi akong tinatanong, bakit si BBM? Dahil naniniwala ako sa kakayahan niya na mamuno bilang Pangulo. Napatunayan na ito ng kanyang malawak na karanasan bilang local chief executive at bilang legislator. The kind of experience we need, not only to sustain the growth and development spurred by the current administration, but also to bring a more prosperous future. We must protect President Bongbong Marcos. Dala ko ang experience sa pamumuno. Davao City is now the fourth most competitive city in the country. At wala kaming utang. Davao City is debt-free. We have been awarded the best city police office with no human rights complaint. And we brought down the decades-long guerrilla movement in Pakibatot District in 4 years. Sa aking paglilingkod, ginagawa ko ang natutunan ko mula sa aking mga magulang. Dapat pantay-pantay ang lahat. Walang mayaman, walang mahirap, walang babae, walang lalaki, walang bata, walang matanda. Lahat tayo ay Pilipino. Mas madaling magkaisa kung lahat tayo ay pantay-pantay ang pagtingin at pagtrato sa isa't isa. Isa puso natin ang paglilingkod. Una sa Diyos, pangalawa sa bayan, pangatlo sa pamilya. That in all things, it shall be for God, country, and family. First Lady. Sa mahalin natin ang Pilipinas Ride, nakarating kami sa iba't ibang lugar at komunidad sa Pilipinas.
Kasama na dito ang mga lugar na tinamaan ng Bagyong Odette. Nakita namin first hand ang hirap ng pinagdaanan ng ating mga kababayan. Despite the overwhelming support of our government and the private sector. Pero walay mupildi sa Pilipino. Parang pagmumotor sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Lisod. Pero we can do better. Government can do better. We shall stand tall, united, and resilient. Ang gusto nating lahat, trabaho at hanap buhay para sa karamihan. Kalidad na edukasyon para sa mga kabataan. At mapayapang pamumuhay. Tatlo lang. Pero hindi ito madali. At hindi po tayo susuko. Magpupursigi po tayo. Dahil mahal natin ang Pilipinas. Mga kababayan, let us all be eagles. We shall fly, soar, fight, and win. Mahalin natin ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Daghang salamat. Sukran. Mabuhay ang ating susunod na Vice Presidente!